not a game, it's a Redskins. Paano kung ang tao ay nabalot sa yelo? Ano ang posible? May buhay o wala? Sa kaganapan ng panahon ng taglamig, minsan ang mga hayop o isda ay tumitigas. Dahil sa lamig ng panahon, nangyayari makasurvive ang ilan sa mga hayop dahil nagagawa nilang maka-adapt sa panahon ng taglamig. Ang tao, makakaya ba mabuhay sa nababalot na yelo? Marahil malabo mangyari. Palagay niyo katalakayan, posible? No kaya? Jean Hilliard mula sa Lingby, Minnesota, ipinanganak noong 1961 at sa kasalukuyang nasa 51 years old. Si Jean Hilliard ang taong nakaligtas sa matinding 6 na oras na pagyeyelo. Oh? Talaga? Yes, mga katalakayan. Nagawa niyang makaligtas mula sa pagyeyelo, ating subaybayan hanggang dulo paano nakasurvive mula sa pagyeyelo. Sa edad ng 19 years old, December 20, 1980, nagpunta sa bayan ng Lingby upang pagkatagpuin ang ilang mga kaibigan. Masaya ang pangyayari. Pagdating ng hating gabi, umuwi si Jean sa kanila na dumaan sa shortcut sa isang nagyeyelong daanan sa timog ng Lingby. Ang sasakyan ng kanyang ama sa likurang gulong ay walang mga preno na anti-lock upang automatic na tumigil. Nangyari ang pagdulas ng sasakyan diretso sa kanal. Sa mga panahon iyon, ang temperatura ay bumaba sa 20 degree. Napaisip si Jean na mayroon siyang kakilala sa daanan, kaya't nagsimulang maglakad na parang hindi makakayanan. Pariwara sa isipan, isang bundok na lang at siya'y makakarating. Iniisip pa ang lugar niya ay naroon, subalit ito hindi. Parang nawalan ng pag-asa kaysa takot. Makalipas ang 2 milya, nakita niya sa wakas ang bahay ng kanyang kaibigan sa mga puno at biglang dumilim ang pagkasabi ni Jean. Natagpuan ni Wally Nilsson si Jean Hilliard na babalot ng yelo sa harapan ng pintuan ng bahay nila. Noong 1980, December 20, nagulat ito sa pagkakakita, hinawakan sa kwelyo at binuhat, dinala sa balkonahe na inaakalang walang buhay. Ngunit may nakitang bula na lumabas sa kanyang ilong. Si Wally Nilsson ay isang lokal na magsasaka ng baka. Humingi naman ito ng tulong si Wally sa kasamang babae na maidala sa ospital ang katawan ni Jean Hilliard. Nang maglaon, sinabi ng mga tao si Jean ay nagpunta sa bakuran ng kanyang kaibigan na dapa at gumapang sa kanyang mga kamay at tuhod, papunta sa may pintuan. Sinabi ng mga tao kay Wally na higa siya roon ng 6 na oras nakabukas ang mga mata. Ang mga doktor sa ospital ng Fuston ay walang mataas na pag-asa para kay Hilliard. Naisip nila na siya ay halos walang buhay. Ngunit nagpasyang painitan, tunawin ang yelo sa katawan. Mayroon naman isang debotong miyembro ng kawani ng ospital, tumawag sa pastor upang ipanalangin at nagsimula ng isang kadenang panalangin. Pagdating ng tanghali, gumalaw ang pulso at tibok ng puso ni Jean. Dahan-dahan nakapagsalita ng maayos, bigla naman naalala ni Jean sa naiwang sasakyan ng kanyang ama. Haha, kaloka. Buti pa ang sasakyan naalala. Bihirang mga pangyayaring kamangha-mangha, maaring himalang pagkakataon. Ayon sa propesor ng medikal ng pang-emergency ng University of Minnesota
na si David Plummer ang ganitong uring bagay ay nangyayari paminsan-minsan. Ang taong nababalot ng yelo at tumigas, ang pagdaloy ng kanilang dugo ay bumabagal at ang kanilang katawan ay nangangailangan na mas kaunting oxygen. Ito ay tulad ng isang uri ng pagtulog sa panahon ng taglamig. Kung ang pagdaloy ng kanilang dugo ay tumaas sa parehong rate ng pag-init ng kanilang katawan, madalas silang makabawi mabuhay. Sa mga araw na ito, gumamit ang mga doktor ng isang espesyal na aparato sa pagbomba ng dugo sa pasyente sa pamamagitan ng isang pampainit na mahalagang organo mula sa loob ng katawan ng tao. Ang mga bagay minsan nangyayari sa kadahilanan, mga hindi inaasahan nangyayari na posibleng himala. Kaibigan, sa tao imposible, sa Diyos ay posible. Magandang buhay sa lahat. Maraming salamat.